Thank you, Sister Nelia. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. Good afternoon po. Buri pala English. O makakatundo mo talaga yung makayang oras. Anyway, sino po ang blessed po dito? Amen. Kahit yung pong inawit natin kanina, napakaganda, even on your worst days, kahit po maraming pagsubok, nagkamali po kayo, nagkasala kayo, hanggat hindi kayo umaalis kay Jesus at meron kayong repentant heart, you are still a child of God. And therefore, you are still blessed. Amen. Hi, kasaya. Praise the Lord, no? Ang tunay na Kristiyano po, kahit anong panahon, masaya siya. Amen. Ang tunay na Kristiyano, kahit anong panahon, alam niya, blessed siya. Amen. We've been studying po for this whole month. Ito na po ang last topic po natin for the team, Living by Faith in the Son of God. The reason why, kung bakit buhay pa po tayo nung tinanggap natin ng Lord. Gusto ko po makita dito, sino po sa inyo dito ang tinanggap nyo na ang Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, taas nyo po ang inyong kamay. So tinanggap po natin. Did you know, meron pong purpose ang Lord po sa atin, bakit nabubuhay po tayo. No, it is to live by faith in Jesus, in the Son of God. Kaya napag-aralan po natin, yung first topic po natin is to live according to His purpose. Ngayong nagsuko na po tayo ng buhay kay Lord, ibig sabihin po nito, hindi na po yung ating mga plano ang nasusunod. Yung plano na ho niya. In fact, napag-aralan po natin, hindi naman po natin dapat sabihin ang pangarap ko. Maging sa mga anak ko, apo ho natin, sabihin natin na ano ba ang pangarap mo? Dapat kung ano ang pangarap ng Diyos. Kasi ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo, kapatid, ay yung plano ng Diyos. Maaring sa tingin mo maganda ang plano mo, pero iba ang plano ng Diyos. Higit na maganda ang plano ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia na ang kanyang mga paraan ay ganap. Perfect. Perfect are your ways, O Lord. Ang sabi nga po ni David. Wala pong mali. Yung pangalawa pong topic po natin, so to live by faith in Jesus is to live in the power of the Holy Spirit. One of the reasons bakit ka kuminsan na talunan ang isang Kristiyano, kahit Kristiyano na po siya, because hindi siya nabubuhay sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. He is not being led by the Holy Spirit, kundi puro flesh, kung yung takot, yung alala, yung mga worries and anxiety ang iniisip mo. At ang sabi po ng Romans 8, kapag ganyan ang kaisipan po natin, hindi tayo governed by the Holy Spirit, no, governed tayo kung ano yung pakiramdam ng laman natin, kung anong nakikita natin, tayo ay laban sa Diyos, hostile to God. We can never please God because we can only please God if we have faith in Him. Nagtitiwala tayo kahit na hindi mo naintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. Amen. Kaya nga po, we need the power of the Holy Spirit. And the main purpose of the power of the Holy Spirit, doon sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you shall be my witnesses. Kayo ay magiging tagapangaral ko. Yun pong ibig sabihin po nun. The main purpose, yes, ang power po ng Holy Spirit, it can help you drive out all the demons. It can help you na mapagtagumpayan ang anumang temptation and trials in life. But the main purpose ay ikaw ay magamit upang mapalaganap ang salita ng Diyos. Hindi lang po trabaho ng pastor yun. Bawat isa po sa atin na nakakilala, tumanggap sa Panginoon dahil siya na ang nasusunod, sundin po natin pinapagawa niya, ipalaganap po natin ang salita ng Diyos. At alam niyo po, no, isa sa pinakakunting nag-a-attend, ngayon po medyo marami-rami kayo, ito pong 2 o'clock service. At ano po natin ito? Punuin po natin kung bawat isa po sa atin mag-i-invite lamang po, mapupuno ho tayo dito. And I do believe, one of the reasons na hindi po kayo nag-i-invite because you are not fully, ano po, no, talagang surrendered sa Lord, na gusto nyo, kung talagang fully surrendered tayo kay Lord at talagang ang pananampalataya natin buo, yung pong papunta ng mga impyerno, maaawa po kayo sa kanila. Tahimik, ano po. And that is how you can find out if you are a true believer. Kung totoo ka mananampalataya, hindi ka mahihiya na ipangangaral mo si Kristo. Hindi ka mahihiya na i-invite ang kaibigan mo, ang kamag-anak mo, ang pamilya mo sa church. Salamat po sa kalahating amen. That is the truth of the Bible. This is not my own perception. This is not my own idea. Ito po ang katotohanan. If you are a true believer, mapupuno po ito.
Once a year na lamang po, once a year, magdala ka ng isang kaluluwa. Ilan po tayo ngayon? More than 100 who siguro tayo ngayon. No? Isipin niyo po ito, at the end of the year, doble na po. Kahit once a year lang, katamaran na po actually yun. Amen? But the reason why, bakit hindi po natin nagagawa, we lack the power of the Holy Spirit. Kaya sabi po ni Paul, be filled in the power of the Holy Spirit. And then, last week po, napag-usapan po natin, to live by faith in Jesus is to live with a blessed mentality. Amen. Do you really understand kung gaano ka ka-blessed, kapatid? Paano akong blessed, pastor? Wala akong sariling bahay, wala akong sariling sasakyan. Ito lang ako. No, hindi ako mayaman. Alam niyo po, kahit wala kang sariling bahay, wala kang sasakyan, at kakaunti lang ang pera mo, para kang ordinaryo lang po yung kinikita mo, as long as you have Jesus, mas blessed ka kaysa kay Bill Gates. Mas blessed ka kaysa sa may-ari ng Robinson, ng mall, may-ari ng Meralco, na walang Jesus. Ayaw niyo po yun? Dahil mamamatay tayong lahat ngayon, kung maguguna ang mundo ngayon, ikaw na kay Kristo pupunta ng langit. Sila na mga bilyonaryo na wala kay Kristo pupunta ng impyerno. Do you think ito na lang ang buhay na gusto nyo sa mundong ito? Palagay nyo po, hanggang kailan po kayo mabubuhay? Napag-aralan po natin to. Sa purpose mo natin, hanggang kailan kayo mabubuhay? Alam nyo ba, ang bawat isa po sa atin, na mayroon na pong nakatatak sa mga ulo po natin yung expiration date. May expiration date na ho tayo. Alam niyo po yung word expired, ginagamit po yan sa patay din ho. Kasi nung na-COVID po ako last 2020, na-confine po ako, nung tinatanong ko bakit umiyak yung tabi ko, nag-expired na daw, namatay na pala. Bawat isa sa atin mayroong expiration date. Tignan mo yung katabi mo, baka expired na. No? Ano lang, binubuhay na ng Lord. Ako po, matagal na akong dapat expired. I've been in 16 years and 5 months sa dialysis. But napatunayan ko, habang nakay Lord ka at you are living according to His purpose, not even death, not even Satan can kill you. Dahil your purpose in life will protect you. God will protect you. Amen. Nakabless siya po yung service. Hindi no, kaya excited din tao. And that is ano po, that is having blessed mentality. Hindi mo na mabili yung bagong cellphone, ano, hindi ka na blessed. As long you have Jesus in your life, naiintindihan natin yung inawit natin kanina, I'm so blessed, oh my soul. Naiintindihan ba natin yon? I've got this heartbeat in my chest. Pakinggan nyo nga po yung heartbeat nyo, tumitibok pa ho yan, o mga ano ho kayo, mga galing ng train to Busan. No. I got the heart, hanggat tumitibok ang puso po natin, as long as you have Jesus in your heart, you are blessed. So say, I'm blessed. Kita, may gising nila. Good morning po. Now, ang pag-aaralan po natin ngayon is how to live by faith in the Son of God is also to live a life of integrity. Now, what does integrity means? And according to the dictionary, ang sabi po dito, the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Hindi lang po basta being honest, but the quality. Gaano ka ba ka-honest? And then sabi dyan, conduct that conforms to an accepted standard of right and wrong. Ano ba yung tama? Ano ba yung accepted standard na tama at mabuti? Nobody can define what is right, what is wrong, what is good, what is love, except for God. Because God is righteous, God is love, amen, and God is good. Siya lang po, hindi po yung mga senador, hindi po yung mga mambabatas, hindi po ang LGBTQARZ, ano na, panyabenda. Walang tao ang pwede mag-define what is love. Only God, because God is love. Ang definition po ng love ngayon is lust, L-U-S-T. No, maganda po kayo sa word na ito. Diretsyon ko po sa Tagalog, kalibugan. It's about lust. It's about sexual desire. That is not love. Sex is only sacred or holy in between the bondage of a
a man and a woman inside the marriage. Outside the marriage, that is abominable before the Lord. Yan ay karumal-dumal sa Diyos. Whether tanggapin nyo o hindi, hindi magbabago ang katotohanan. Yan po ang katotohanan ng salita ng Diyos. And that is why, ito po ang integrity. Nobody can define what is right or wrong, what is good and evil, except God alone. Because God is perfect, God is holy, holy, holy. Amen. Dapat po maliwanag po ito, hindi po yung katalinuhan mo. Dahil kung matalino ka, mapapahaba mong buhay mo at hindi ka mamamatay. Lahat po tayo mangmang kung wala ang Diyos. Salamat po sa ilang amen. Siguro kayong hindi nag-amen, matalino kayo. Pasolve ko mamaya yung isang equation sa inyo. No? And then sabi po, faithfulness to a high moral standard. Ito po ang pinakagusto kong word about integrity is about being faithful. Being faithful to God. Kasi po kung tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka sa lahat ng bagay. The reason why, bakit yung isang asawa hindi tapat sa asawa niya, dahil hindi siya tapat sa Diyos. The reason why hindi siya tapat sa trabaho, dahil hindi siya tapat sa Diyos. Pag ang tao, tapat siya sa Diyos, magiging tapat siya sa lahat ng bagay. Dapat po naintindihan po natin to. Ang mga synonyms po nito is honesty, truthfulness, uprightness, reliability, trustworthiness, sincerity. Pwede po natin dagdag dyan yung faithfulness na sinasabi ko po sa inyo. Ang Tagalog po niyan is dangal o karangalan. Kaya nga po kapag wala kang word of honor, wala kang dangal, wala kang integrity, wala kang karangalan, ang meron mo, sabi nga po ni Bishop, kahangalan. Mamili po tayo, karangalan o kahangalan. Amen. So your integrity lies at the center of who you are. Your integrity lies at the center of who you are. Sabi nga po ni Bishop po sa amin, integrity is a man in the dark. Masusubok po ang integrity po natin kapag when you are most alone. When you are most alone, ano po ang ginagawa ninyo? Especially sa mga gadget ninyo. Ano ang mga pinapanood ninyo? When you are most alone. Kung ikaw ay nanonood ng pornography hanggang ngayon, wala kang integrity. Amen. Hindi mo wag mo sabihin na hindi ko po kasi mapigilan. De choice mo yan. Eh, kaya ko sinasabi to, you are bound to hell. Now is the time to repent. Siguro ayaw nito salita akong ito, but I love you with the love of the Lord. Ang gusto ko magkita-kita po tayo sa langit. If you have this weakness at wala kayong integrity when you are most alone, kung anong ginagawa nyo, hindi lang po yung panunod ng pornography, marami pang pwedeng gawin ng isang tao when he or she is most alone. Amen. Sige po, ako magaganak agad kaya pong aryanin eh. Psalms 15:1-5, sabi po, who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill, those who live blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts, those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends, those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts, those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm forever. Tayo muna po yung manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po namin kayong pinapasalamatan, pinapapurihan, sinasamba at binibigay po ang kaluwalhatian dahil karapat-dapat lamang po kayo. Because you are holy, holy, holy. Salamat po, Panginoon. It is all because of your grace kung bakit po kami nandito. It is all because of your grace bakit po kami buhay pa, Panginoon. And thank you, Lord, for waking up this morning. Thank you for the strength that we have. And Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we ask you to bless us once again with the power of your word, with the love from your word, O God, with the rebuke from your word, O God, with the discipline from your word. And as we believe and receive your word, O God, open the eyes of our understanding that we may receive fully, O God, the healing power from your word, the deliverance power, and your salvation, O God, be upon your people today. We bless you, we love you, we honor you. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng
Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Sabi po dyan, who may worship in your sanctuary? Sino bang pwedeng manahan, sumamba sa iyong presensya, Panginoon? Ito po yung pinaka, ano ho natin, no? Titignan po dyan. At ito po i-explain ko na naman po sa mga points po natin. So number one, living a life of integrity means do the right thing all the time. Do the right thing all the time. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Amen. Ang integrity po, hindi po ito pinapakitang tao lamang. Kahit walang nakakakita sa iyo. Subalit ang Diyos, lagi kanyang nakikita. No, dapat gawin po natin ang tama. If you are, sabi dyan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. So if you're not doing the right thing, then you are a machin. Amen. Dahil ang mga machin po, hindi po lahat tama ang ginagawa po nila. Pero salamat, hindi po tayo galing sa unggoy. Tayo'y linikha ng Diyos sa kanyang wangis. Amen. Ilan lang po yung nag-i-amen. Siguro rin alwakya kayo, mantun na kayong saging. No. Lahat po nang naniniwala na kayo ilinikha ng Diyos, magsabing praise the Lord. Praise the Lord po talaga. I thank the Lord na hindi po ako galing sa butete, na naging unggoy, naging gorilya, ngayon tao daw. Sila yon. Amen. Hindi tayo. Sila, kung gusto po nilang ganun, edi ganun po sila. Anya, nauta ako saging. Sino po ba yung paborito ng saging po natin? Now, ang sabi po dito sa James chapter 4, 17, so if you know of an opportunity to do the right thing today, yet you refrain from doing it, you're guilty of sin. So sabi po ni James, no, kung alam mo pala yung tama na dapat mong gawin ngayon, subalit hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Amen. This is so true. Kung alam mo yung tama at hindi mo ginawa, tayo po ay nagkakasala. Eto, doon po sa binasa po natin sa Psalms 1 kanina, kung paano yung pong pinagpala daw yung may integrity, yung upright ang buhay niya, sabi po ni David, ulitin po natin, sa verse 1, who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill, those who lead blameless lives and do what is right. Speaking the truth from sincere hearts. Sabi po dyan, no, ang meron lamang po talagang yung pong pwedeng manahan po sa presence ni Lord ay yung may mga integrity, those who do right. We do the right things because it is the right thing to do. Ginagawa po natin yung tama dahil yun po ang tama. Ganun lang po siya kasimple. Now, na-define na po natin yan. Ano ba ang tama? Ang tama, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun po ang laging tama. Hindi po yung ano po natin, hindi yung nakasanayan po natin. Kung yung nakasanayan po natin ay wala po o kontra po siya sa kalooban ng Diyos, huwag po natin, tanggalin po natin ho yan. So sinabi din po ni David, integrity is what you promise even when it hurts. No, sabi dyan sa verse 4, those who despise flagrant sinners, no, and honor faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Sino na po dito yung pinangakuan po kayo hindi natupad? Yung alam niyo po yung mga magulang natin, anak, maganda lang yung grade mo, bibigyan kita ng ganun. Tapos wala man pala, no? Walang integrity. Tayong mga magulang, kuminsan ganyan tayo, anak, ano ka lang, no? Matapos po yung pag-aaral mo with honors ka, bibigyan kita ng bagong phone. iPhone. No? Ano yan? iPhone ba? Yung Apple ba yan? Mami, daddy, ganyan. Oh, Apple. Ngayon pala yung Apple niya, yung L-I siya, Apay. No? Dahil meron po akong binili ganyan, kala ko Apple. No, pinakatignan ko, yung L pala, I siya. Sabi ko sa asawa ko, di pala Apple to, Apay ka ako. No? Now, masakit po yung pinangakuan po tayo na hindi natin. Alam niyo po, kung akala niyo wala pang nangako sa inyo na hindi natupad, lahat po tayo biktima nito. Number one, mga politiko. Laging nangangako po yung mga yan, pero 90% hindi po nila tinutupad. Pero alam niyo din ba, tayo rin po ay nang biktima na. Nangako na ho tayo, pero hindi rin po natin tinupad. Alam, mag-amen, eh? Nangako na rin tayo, lalo na sa Diyos. Marami na tayong pinangako sa Diyos. Isipin niyo po yung mga pinangako po natin. Hindi na ako mag-absent ng Sunday, Lord. Mag-a-attend na ako ng See You, Lord. Pero
Kuminsan, kadalasan wala tayong integrity. Buti nga, hindi po bumagyo ngayon. No? Kuminsan, yung iba, umuulan lang, hindi pa bumabagyo. Ay, total, may online naman, Lord. Dito na lang ako sa bahay. Maganda sa online, Lord, kasi walang offering. No? Yun ang nakikita ng Diyos. Kaya yung iba ayaw nang mag-church. Buti pa dito sa bahay, nakagumasos pa masahe. Hindi ka na kailangan magbihis pa. At higit sa lahat, walang offering. No? At kapag ayaw mo yung sinasabi ni Pastor, imimute ko. Pwede sa church, hindi. Pero sa church, ang pwede niyong gawin, matulog. Kaya po yung iba, sabi ko sa bis ko nina, papunta kami dito, nakatulog siya. Eh nabitin, sabi ko, sige mamaya, pag nag-preach ako, matulog ka ako. Lalo na sa oras pong ito, na, ano, ang ano po natin na nakakatukso pong matulog. But did you know, kahit po mahirap po yung pinangako nyo, lalo na sa Diyos, gawin po ninyo. Meron pong kwento sa Bible, si Jephthah, kung kilala niyo po si Jephthah sa Judges po, na siya po ay anak ni Gilead, anak sa prostitute, ayaw siya ng mga kapatid niya, pero siya ay mighty warrior. One day, nagpatulong po itong mga Israelites para sila ay mapalaya sa, o manalo sa mga Ammonita, sa mga Ammonites. So sabi ni Jephthah, Lord, kung mapapanalo, sabi diyan, and Jephthah made a vow to the Lord, if you give me the Ammonites into my hands, whatever comes out of the door. Ito po nangako siya. Bagamat hindi po kailangan to because preceding that, those verses, and the Spirit of the Lord came upon Jephthah. So, binless siya ng Lord with the power of the Holy Spirit. Kaya lang, nangako pa siya. Siguro kapangpangan to kasi mga pangpangan, no, paratutla, mahilig lang mangako. Akong balaking anak mo, ano? Akong balaking paunakan ko. Gawitang gaya ni Yang Bala, makantaya mo, yaman may garaling paunakan. No? And whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph, from the Ammonites will be the Lord's. Kung mananalo ko sa Ammonita, Lord, ano man ang unang lumabas sa pinto ko, no, sa gate ko, ay isa-sacrifice ko, sabi dyan, I will sacrifice it as a burnt offering. Susunugin ko at iaalay ko sa iyo. Well, hindi po talaga niya kailangan, pero dahil kung ano man ang sabi ng Bible, ang sabi po sa Ecclesiastes 5:4, no, Ecclesiastes 5:4, please. Sabi dyan, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Kapag ikaw ay nangako sa Diyos, huwag nyo nang ipagbabukas. Huwag nyo i-delay. I-delay, no? Sabi dyan, he has no pleasure in fools to fulfill your vow. Wala daw siyang kasiyakan, wala siyang kagalakan sa mga hangal. So, hangal po yung walang integrity, hangal yung mga taong nangako na hindi nila tinutupad. And then sabi ko dyan, it is better not to make a vow than to make one of to make one and not fulfill it. Verse 6, sabi yan, do not let your mouth lead you into sin and do not protest to the temple messenger. My vow was a mistake. You know, why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Mas maganda nang hindi ka na mangako kundi mo pala, hindi ka pala sigurado. Pwede ka lang mangako kung sigurado ka. Pero kung hindi ka sigurado at hindi mo kaya, huwag kang mangangako. Because tawag ng Diyos sa mga nangako at hindi po tinutupad, mga hangal po yan. Di ba may mga nangako na sa atin, lalo yun ng utang? Sa katapusan, magbabayad ako. Sino po may mga pautang dito, tapos pag sinisingil nyo, sasabihin niya sa katapusan, medyo galit pa yan. Di ba sinabi ko sa katapusan? Eh, ang problema sa inyo, hindi nyo lininaw kung anong katapusan. Katapusan pala ng mundo ang sinasabi niya. No? Yun po yung ano, kaya nga linawin nyo po. Tapos sasabihin niya, oh, sabi dyan, huwag mong sabihin sa church, sa temple, na yung vow ko, it's a prank. Kamo ganun kay Lord. My vow was a mistake. Hindi po pwede po yun. Even in the book of Deuteronomy, ang sabi po dyan, if you make, Deuteronomy 23, 21, 23, sabi dyan, if you make a vow or promise to the Lord, your God, do not be slow to pay it. Wow, kamukha po ng Ecclesiastes. No? For the Lord your God will certainly demand it for you. Siguradong ididemand ng Lord sa'yo. Ito lang po yan. And you will be guilty of sin. But if you refrain from making a vow, you will not be guilty. So hindi ka naman, hindi ho tayo pinipilit ng Diyos na mangako. Mabuti po ang Diyos. Pero kapag nangako ka, ino-honor po ng Diyos ang bawat salita. Amen ho ba? Verse 23 sabi, whatever your lips utter, you must be sure to do because you made a vow freely. Kagagawan mo, kagustuhan mo. It is your free will. No, to the Lord your God with your own mouth. Kaya sabi po ni Solomon sa Proverbs, when words are many,
sin is not absent. Kapag po daw yung tao masalita, hindi pwedeng walang kasalanan. May alam ba po kayong taong masalita? Yung hindi ka makasingit sa kanya, bilangin mo po kung ilan yung mga kasalanan na sinasabi po niya. Yung mga pagsisinungaling. It is very important na may integrity po yung ano po natin, yung mga bibig po natin, yung ating pong mga salita. Nung pang bata po ako, may kwento sa amin po yung The Wolf. No? I don't really remember kung ano po yung title. Pero yung bata, sumisigaw po siya sa farm, "Wolf! Wolf! Wolf!" Sino po nakakalam po nun? And then the farmers, pumunta po sila. Tapos sabi ng bata, "It's a prank!" No? Biro lang, wala naman talaga. Nagalit po yung mga farmer, huwag nang gagawin uli yan, kanya. So, umalis po sila maya-maya dahil sinabi ko, huwag gagawin uli. Ginawa niya. Wolf, wolf, wolf. Sabi ng mga farmer, baka totoo na yan, kanya. Baka mamatay yung bata, pinuntahan po nila. Sabi na naman ng bata, "It's a prank!" Prank na naman. Sabi naman ng bata, "Sa susunod mong gawin, hindi na kami maniniwala." Tumatawa lang po yung bata. And ngayon, yung pangatlong beses, sumisigaw na naman ng wolf, wolf yung bata. Totoong meron ng wolf na siya ay nilalapa na. Sabi ng mga farmer, wag na natin puntahan yan. Ano na naman yan? Joke na naman. Prank na naman yan. Namatay yung bata. It will destroy you kapag wala kang integrity. Wala kang word of honor. Wala kang palabra de honor. No, yung po may mga edad sa atin, alam po natin, lagi natin narinig sa mga nakakatanda po sa atin yan. Kailangan meron tayong palabra de honor. Na i-honor po natin, gawin po natin kung ano po yung sinabi natin, even when it hurts. Ang sabi po ni David. Kaya sabi po ni Paul sa 2 Corinthians, chapter 8, 21, "For we are taking pains to do what is right." Sabi dyan, no, kahit na nasasaktan kami, kahit masakit, gagawin namin ng tama. Ginagawa namin ng tama kahit masakit. Kanino mata? Sa mata ng Diyos, sabi po dyan, at sa mata ng tao. Now, ito pong problema po natin kung minsan yung pong kunwari, mabuti po tayo. Hindi, alam naman ng Diyos ang puso ko eh. Alam naman ng Diyos ang ginagawa ko. Alam niyo po ang sinasabi po ni Paul dyan, hindi lang sapat, ang Diyos po walang problema. Hindi mo pa man ginagawa ang isang bagay, alam niya kung tama ang puso mo. Ang problema, ang tao, hindi. This is consistent in the Old Testament na sinabi po ng Lord kay Samuel, "God looks at the heart, but man looks at the outside appearance." Pero hindi po sinasabi ng Lord na mali yun. Talagang ganun po ang tao. Kaya sabi po sa mga pastor, tayong mga pastor dapat mag-ingat sa suot natin. No? Presentable tayo lagi. Hindi tayo nagsusuot ng spaghetti. Pwede ba kayong spaghetti? At huwag tayong magsalita ng hindi kaaya-aya. Huwag natin biruin ang mga member na hindi natin talaga ka-close. Kasi sasabihin nyo, "Pastor, ba ito ba't ganyan yung bibig niya?" Hindi lang po mga pastor, pati ho tayo. Kailangan po tama ang ginagawa natin, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi sa mata rin ng tao. And this is also consistent sa Matthew 5, that we are the light of this world. Ibig sabihin po tayo po ang liwanag. Ang liwanag po sa dilim, laging tinitingnan ng mga taong nasa dilim, yung liwanag. Nakatingin lagi po ang tao sa mga Kristiyano. Tayo po yung best example. Maaring yung mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, pero maaring ikaw yung Biblia na pwede nilang mabasa sa buhay mo. Kaya nga po kailangan, we need to live a life of integrity that we may bring glory sa Heavenly Father. Amen. So we are taking pains. Kaya kung ano man po pinangako po natin, gawin po natin. Otherwise, yung konsensya po natin, hindi siya malinis. Kaya sabi po dito sa Acts 24:16, "So I always take pains to have a clear conscience." Sabi din po ni Paul ito, "toward both God and men." So inulit po ulit. Hindi lang sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan din ng tao. Dapat malinis ang konsensya po natin. Now, it is very important na yung conscience po natin, sinusunod po natin, because nagwo-work po yung conviction ng Holy Spirit sa konsensya po natin. Kapag ang konsensya po natin wala sa Diyos, it brings condemnation. Pag ang konsensya po natin ay nasa Diyos po, it brings repentance, righteousness, ang bunga po niya. The best example po ng conscience without Jesus is yung kay Judas. Nakonsensya si Judas. Nagsisi siya pero hindi lumapit kay Kristo. Hindi lumapit sa Diyos. Kaya anong nangyari sa kanya? Kinondemn niya ang sarili niya. Binitin po niya ang kanyang sarili. Nagpakamatay po siya. He hanged himself.
Kaya nga po, konsensya po natin, dapat sinusunod po natin. Ewan ko po kung marami na sa inyo nabubuhay po dito during the 80s. Alam niyo po yung commercial na nakatayo siyang ganyan, ako yung konsensya mo. Alam niyo po ba yun? Ano? Ako yung konsensya mo. Yung safeguard, mali yung iyong sabon. Ganun, pero nung bata po kami, alam niyo po, dahil mahirap ang buhay, minsan po, ano, hindi na namin, walang konsensya. Yung pagligo ko po, Ajax, baluya pa yung Ajax. Wala akong pakialam sa iyo, konsensya. Wala kaming safeguard. No? Yung shampoo ko, Ajax din, lalagay ko sa tabo para maging liquid siya, shampoo na siya. So pagkatapos mong naligo, amoy Ajax ka. No? Kapag ngayon, kapag medyo meron kang konting pera, makakabili ka ng perla. Sasabihin din ng konsensya mo, hindi panligo yan, panlaba pa rin yan. Pero sasabihin mo sa konsensya mo, at least mabango kaysa sa Ajax. No? Wala na itang Ajax yan. Ito pang Ajax yan, medyo. Wala na, no? Ariel na ngayon, no? Pero ano po, speed. Kaya agad lang maglalaso, speed eh. Ito po yung ano, pero hindi po yun ang konsensya. Ang konsensya po, ito po yung sasabihin sa iyo kung tama. Kaya nga po, whenever you are being, ano po, no, convicted ng iyong konsensya, listen to your conscience. Dahil doon nag-ano po ang Holy Spirit. Kapag pinabayaan nyo po na hindi nyo na pansinin ang konsensya nyo, it may lead you to unpardonable sin. Pwede kang i-lead sa kasalanang wala ng kapatawaran. Ang mga Pariseo, nagkasala po sila ng unpardonable sin because of all the miracles of Jesus at sinasabi ng Holy Spirit sa kanila, that is the Messiah, hindi pa rin sila nakikinig. Yun po yung unpardonable sin talaga. Hindi lang po yung ituring mo yung gawa ng Diyos na parang sa demonyo. Hindi po. Yung gawa ng Diyos, sinasabi sa iyo, gawa siya ng Diyos, pero hindi mo pinapakinggan yung Holy Spirit, tumitigas ang konsensya mo, na nawawala ang konsensya mo, tumitigas ang puso mo. And it can lead you to unpardonable sin. Huwag po kayong mag-alala. Alam, hindi nyo na, ano, wala, kapag kayo'y nag-commit ng kasalanan, hindi, wala ng kapatawaran, wala na kayong pakialam din. Ang mga Pariseo, wala na silang pakialam. Nung nag-resurrect si Kristo, sa normal na tao, na pinapatay si Kristo, dapat magre-repent sila. Pero hindi, ano po ang ginawa po nila? Kaya sabi ni Kristo, kayo, condemn na kayo. Buhay pa po si Kristo noon. No, hindi pa siya naipako sa cross. Condemn na kayo. Kaya po nung nabuhay si Kristo, alam po nila, mga first, ano po sila, no? First hand po sila nung balita nung mga Roman soldiers na nabuhay nga si Kristo. Pero nung sabi nila, ah, nabuhay siya, oh, ito yung gawin mo. Hindi niya sinabing mag-repent tayo. Hindi, ito yung pera. Ipamalita nyo na ninakaw lang yung bangkay ng kanyang mga disipulo. Wala na po silang konsensya. Alam nila yung tama, pero wala silang pakialam. Ganun po yung wala ng kapatawaran. Pero kung ikaw ay nakokonvict pa ng mali, meron, hindi ka pa nagkasala ng unpardonable sin. Amen. The mere fact na nandito ka, kasi kung meron ka ng unpardonable sin, wala ka na rin pakialam mag-attend ng church. Wala pong nag-a-attend ng church na nag-commit na ng unpardonable sin. But, warning po ito, kapag pinapatigas po natin ang ating puso at ating konsensya, no, maaring maglilid po doon. And when sin, it is full grown or mature, it leads to death. Ang sabi po ng James chapter 5. Now, dito po sa 1 Peter 3, 13-17, sabi dyan, now who will want to harm you if you are eager to do good? Sino ba pwede manakit sa inyo kung gusto mo naman gumawa ng mabuti? But even if you suffer for doing what is good, God will reward you for it. Kung ikaw ay masaktan naman sa paggawa ng mabuti, ang Diyos naman ang maggagantimpala sa iyo. Amen. Kahit pong gumawa tayo ng mabuti, tayo pa yung naging masama. Ang Diyos po ang mag-reward sa atin, sabi po ni Peter dyan. So, don't worry or be afraid of their threats. And then, verse 15, instead, you must worship Christ as Lord of your life. Tingnan niyo po ito. You must worship Christ as Lord of your life. Worship is not only singing songs to God. Pero maganda po yun. It is part of the big worship. To sing song to God and to dance before Him. But worship, it is our whole being. Ang buong pagkataon po natin, that is worship. Ano bang ginagawa mo sa buong pagkatao mo? That is worship of God. Now, ang sabi po dyan, you must worship Christ. The context here is doing good.
Yung paggawa po ng mabuti, even if you suffer for doing wrong, that is worship, and you are making Lord Jesus as the master of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Hindi man po natin topic to, pero tanong ko lang po sa inyo. Kung may magtanong sa inyo, anong ibig sabihin ng born again? Born again ka ba? Oo, na born again ako. Religion ba ang born again? Of course, ano natin, hindi. Ang born again is a, ano po, dapat po, ano na, experience, paano ang experience? Nung tinanggap po natin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na born again po tayo. Ang born again, ang other words for born again in Greek is born from above or born in the Spirit, born of God. Pinanganak tayo talaga ng Diyos, kaya nga po sa John 1:12, ang sino man tumanggap at naniwala sa kanyang pangalan ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. No, born not of natural descent, but born of God. Tayo po talaga yung pinanganak ng Diyos sa Espiritu. This is a mystery. We cannot fully understand well ito po, but you just believe. If you believe and receive Christ, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. And that's why, katulad ng inawit po natin kanina, kung ikaw ay anak ng Diyos, you are so blessed. You are so blessed. We are so blessed. Kailangan alam po natin i-explain, hindi po yung, yung born again, yung nag-a-attend sa Calvary Temple, hindi po ganun. That is not born again. Kaya po, pag na-born again ka na, ito yung bagong nilalang ka na. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo, bago na siya. Yung dating balasubas ka, dati kang kriminal, dati kang chismosa, no, dati kang marites, dati kang nangungupit, dati kang kung ano-anong klaseng bisyo, mabisyo ka, ngayong na kay Kristo ka na, bago ka na, pinatawad ka na sa lahat ng yon. Ang lumang pagkatao, wala na, sabi po doon. Amen po ba? Amen. And then tuloy po natin, verse 16, but do this in a gentle and respectful way. Huwag po kayong magpag-away about religious beliefs, no? And then keep your conscience, sinabi na naman po dyan, keep your conscience clear. Pangatlo na po nating text po ito. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. No, ang sabi po diyan, kung anuhin ka man ng tao, persecute ka man, no, sisiraan ka man, pero nagpapatuloy kang gumawa ng mabuti, mahihiya sila kasi hindi ka gumaganti ng masama. Gumaganti ka pa rin o gumagawa ka pa rin ng mabuti. Verse 17, ang sabi diyan, remember it is better to suffer for doing good. Mas maganda na kahit mag-suffer ka, pero ginawa mo ang mabuti. Sabi diyan, if that is what God wants, if it is the will of God, than to suffer for doing wrong. Amen. Hindi po natin pinupuri yung nagsasuffer sila. Yung kawawa ka naman, no, na ganyan ang ano mo. Pero dahil sa kagagawa niya ng masama, kaya siya na ganun, hindi po talaga ano yan. Dapat po mag-repent po. Mag-repent po yung mga ganun. Amen. The number to living a life of integrity means do not accept any form of wickedness. Anyo pa lamang, no, wag na, i-reject na po natin. Any form of evil, any form of hindi maganda, wag po natin tanggapin. Kung meron tayong tunay na integrity, kung nanonood po kayo para natutukso na naman kayong manood ng mga sexy film or mga pornography, X-rated film, anyo pa lamang po, nag-uumpisa pa lang po yung movie at nakita mo, meron ng, di ba, kung minsan may mga kategoryan, sex, violence, gano'n, anyo pa lamang, tanggihan nyo na. That is integrity. What is integrity? Faithfulness to God. That is being faithful to God. No, that is the biblical meaning of integrity actually po, to be faithful to God. Now, sabi nga po ni David kanina, no, sino ba yung may integrity? Yung lahat na nagre-reject ng all sorts of evil. Sabi niya sa verse 3 and 5, those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Alam niyo po, New Testament, Old Testament, masama po ang chismosa. Masama po ang marites. Hindi po siya simpleng kasalanan. Ulit-ulit po siya sa Bible. Sa New Testament, ilang beses pong binanggit. Hanggang sa Book of Revelation, yung mga slanderer, yung mga gossipers, pupunta ng dagatang apoy. Kaya nga po, kung may sakit po kayong, mare, anong latest? Huwag niyo na pong gawin yan. Kasi po, it ruins your integrity, it jeopardizes your character being a Christian. Walang maniniwala po sa inyo kung chismosa kayo. Minsan na, ano nyo, no?
ay, na paano ba siya kanya? Hindi, kung gusto ko lang malaman, gusto ko pag-pray, o kaya ganito kayo, nasa see you. Hey, no, meron ako sasabihin sa inyo. No? Hindi naman talaga chismis to yan. Gusto ko lang sabihin kasi para may pag-pray natin. Makati lang yung dila mo. No? Hindi po totoo. May mga ganyan po eh. No? Kasi si ano, kanya, alam nyo, pag-pray natin. Ang bad breath pala niya. Kung ano-ano po sinasabi sa kapwa. Ito po yung ano, walang integrity po yung mga taong naninira po. Sinisiraan po yung ibang tao. What's the use po yung ano, kung halimbawa po, especially po kung sisirain mo, kapwa Kristiyano, sinisiraan mo, church, o sinisiraan mo, si pastor, ako po, hindi ko na mabilang kung ilan na po yung nanira sa akin. Pero sabi ko sa Lord, ikaw po nakakaalam. To the point na nung, during the first years of my being the head ng church pong ito, to the point na pinapaalis po ako, sabi ko, I will not step down. Ang Diyos, pwede niya akong kunin ang buhay kung nagda-dialysis na ako. Kung hindi kalooban ng Diyos na nandito ako, pwede akong mawala ngayon din. Ang Diyos lang ang pwedeng magtanggal sa atin. Tandaan niyo po yan. Amen. Marami na po. Ilan po kaya din? Kasi po kaya alam ko po ito, nung bata po ako, sa mga iba't ibang fellowship na naranasan ko, pinag-uusapan po nila, pastor. And meron pong instance, I was in the mid of 20s po noon, hindi ko matiis sa isang fellowship. Sabi ko, kinausap ko po ang isang pastor, sabi ko ganyan, pwede po tayong mag-usap tayo sa toll house ka ako. Nung sinabi ko, hindi parang bilang member ka ako, hindi po ako nabibless na pag-usapan po ang pastor sa likod niya, nakapwa ninyo pastor ka. Si David ka ako, kung ganun, lalo na kung leader natin, si David ka ako ganun, pinapatay niya na siya ni Saul, na leader niya, na hari niya, pero ni minsan, hindi nagsabi ng masama si David kay Saul. Naggalit pa siya nung merong nagangkin na siya ang pumatay. Kasi po, kung masama po yung tao, ang Diyos ang bahala, hindi ikaw ang magkakalat sa kanya. Amen ho ba? That is integrity. Kung meron kang ayaw sa isang tao, ipag-pray mo. Lord, gusto ko ma-overcome ito. Kasi demonyo po, dinidemonyo ka po niyan, kaya ganyan. Ako po napansin ko ito, ba Lord, kako no, Old Testament hanggang New Testament, ang dami rin po niyan sa Proverbs, sa Book of Psalms, sa Ecclesiastes, yung mga chismosa. Inulit, sinabi po yan ni Paul, sinabi po niyan ni Jesus, sinabi po sa Book of Revelation ni John. Sinabi rin po ni Peter, ang mga chismosa, ang mapanirang tao, walang buhay na walang hanggan. It is not my word, it is the word of God. Lahat po ng hindi na chismosa ngayon, magsabing amen. Balo yun, nung ating kayong i-chismis, yung salita na namo ni Ginoo. Si Lord na lang. Kung paano ka binago ng Lord, i-chismis mo ang buhay mo na binago ka ng Lord. Amen? Amen. Dingalwa po kayo. Gisingay nung oray, matutunda rin. Dito po sa ano po, no, verse 5, sabi ho dyan, those who lend money without charging interest. Wow. And who cannot be bribed to lie about the innocent. Oh, parang inulit na naman po yung paninira. No? Such people will stand firm forever. The reason why na may mga Kristiyanong madaling matinag, it is because hindi sila ganito. Now yung baka po, hindi ko na pagtatanong, baka meron po kayong pautang. Hindi naman po bawal ang pautang. No? Yan po actually sa mga Hudyo, kapag kapwa niyo Hudyo, sabi ng Panginoon, huwag niyo nang lagyan ng interest. Okay lang sa ibang tao, sabi niya. Now, okay lang magpautang for as long yung interest po ninyo within the boundary of ano po no, of the law. Kung ano po yung legal. Ako po, naranasan ko po ang lahat ng 5-6, more than 5-6. Maniwala po kayo at hindi, pinatulang ko po yung 10% one week. Kaya umabot po ng 6 million ang utang ko. 10% one week. Ano po yun? 100,000. So one week, ibabalik mo yung ano. Ilang beses ko pong ginawa yun, kaya natambak po ang utang. Kaya sabi ko, ang yumayaman, ito mang nagpapautang. At ang nang utang din po ako sa mga banko, isa sa mga banko ay yung pong isang rural bank, di ko nasasabihin po, na nakita ko po yung interest po nila, umabot po ng 24%. Tapos yung mga hidden charges, may mga hidden charges ko minsan. No, kung nyo, abot ng 27%. So legally, sa isip ko po, hindi ko pa talaga alam, na sa isip ko, ang legal pong
mataas na interest is 2% a month. Hindi, Pastor. Dito nga sa Bible, huwag kang mag-charge ng interest. Wala kang integrity kapag ano, kapag ho, ikaw ay nagpapautang tapos ang laki ng interest. Wala kang awa sa kapwa mo nun. Salamat po sa walang amen. Siguro hindi kayo nagpapautang. Yung iba, nagigilty na. Pero kung narinig niyo po ito, it's time to repent. It's time to change your mind. Yung po ibig sabihin ng repentance, metanoia. Change the way you think. Amen. Tingnan po natin yung ilang mga na yung mga ilang verses po na ang mga, kung ang mga tao may integrity ay blessed po sila. Proverbs 11:3. Ang sabi po diyan, the integrity and the moral courage of upright will guide them. Meron kang guidance, meron kang protection. Kung meron kang integrity, i-guide ka ng Lord. Pero sabi diyan, the crookedness of the treacherous will destroy them. Kung wala kang word of honor, para po yung the wolf po kanina na bata ay namatay. And in Proverbs 28:6, sabi niya, better is the poor who walks in his integrity than he who is crooked and two-faced though he is rich. Kahit na mayaman ka, pero doble kara ka naman yung plastic. Mas mabuti pang mahirap ka na lang, pero meron ka integridad. Sinabi uli po yan sa Proverbs 19:1, better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is twisted in his speech and is short-sighted fool. Alam niyo po, kung hindi ko lang po pagtataasin kung sino po yung mga ahente dito. No? Example, ahente po ng second-hand na kotse. Ayun pong, kasi po, ilan lang po yung mga pinakamasinungaling sa mundo. No? Ilan po yan. No? Hindi naman po lahat. No? CPA. Bihuba. May mga CPA po tayo dyan, pero hindi po, ano po yan, mga matuwid po sila. No? Mga CPA kasi po, dinodoktor po yung mga tax. So, nagsisinungaling. Sino pa po yung palagay nyo na mas ano sa CPA? Lawyer. Kahit nag-rape niya, sasabihin hindi. No? Kahit nagnakaw na, sasabihin niya hindi. Palagay nyo, sino pa po? Salesman. Hindi ho ba? Ayaw po, maganda po yan. Kanya, itong sasakyan nito. Opo, maganda po lahat ng kondisyon yan. Pero hindi niya sinasabi na may problema na pala ang makina. That is telling a lie. That is not having integrity because you are not telling the truth. No? Siyempre, ikaw na bumibili. Ayaw mo naman yung ano, kung mas maganda na yung sasabi mo, ganyan po presyo niyan, maayos po yung ganito niya, pero yung makina po medyo mahina na. Kayo po, kung gusto niyo, i-test drive niyo. Kung gusto niya po yung ano, magkasundo tayo sa presyo. Dapat po ganun. Kasi si Lord naman na nagbe-bless eh. Wala naman pong maniniwala na second hand na walang problema. Ba't di mo pa sabihin yung may problema? Di ho ba? Maniwala po kayo, walang second hand na walang problema. Yun nga ang brand nyo, kung minsan may problema eh. Yung pa kayang second hand. Tsaka wala pong bumibili na gusto niya na ano ho, na may problema yung bibili niya. Siyempre bumibili ka, kahit na may serious siya, gusto mo, alam mo kung ano yung ano. Hindi sasabihin ng bibili yan, ay nagsahanap ako ng second hand na sasakyan. Gusto ko yung may problema kanya. No, ano yung problema? Sasabihin nung ahente noon, may problema po kayo? Ano? Lahat tayo gusto natin yung walang problema. Kung may problema man, sabihin sa'yo. Ngayon, iisipin mo, mura lang itong pagawang ito. Kasi kami, sa alibawa po, no, sa business, ilang second hand na po yung binili namin truck, tinatanong talaga namin ano yung problema para alam namin kung ano yung pagagawa po. Mas gusto po natin yung gano'n na being honest. Makikita mo po yung tao talagang, wow, itong taong ito, honest siya. At hindi ko po makalimutan yung mga taong honest na ganyan. At hindi ko rin makalimutan yung mga taong nanluloko. Siguro kayo rin po hindi nyo malilimutan po yung ganyan. Kaya blessed po yung mga merong integrity, may mga palabra de honor, may mga word of honor. Proverbs 10:9, he who walks, ang sabi ko dyan, in integrity and with moral character, walks securely. Secured ka, protected ka ni Lord. But he who takes crooked way will be discovered and punished. Hindi pwedeng walang kaparusahan. Proverbs 20:7, the righteous man who walks in integrity, ang sabi po dyan, and lives life in accord with his godly beliefs, how blessed, happy, and spiritually secure are his children after him who have his example to follow. In other words, daw, pinagpala po yung taong merong integridad, merong dangal,
Dahil pinagpala din ng kanyang mga anak kapag ikaw ay may integrity. Sino po dito ang may mga pamilya natin, may mga anak? Amen. No? Marami-rami ho tayo. Alam niyo po, gusto niyo mapagpala ang pamilya niyo, tayo pong mga magulang magkaroon ng integrity. Sino po yung mga magulang na naninigarilyo? Sabi niya, oh, wag ka maninigarilyo, pero ikaw naninigarilyo. Kaya yung bata, hindi po siya maniniwala. Parang nung bata po ako, pasisindi po ng tatay ko yung sigarilyo. Pinapapasindi na, punta kayo sa biyana, kasi sindi na yan. So, sisindahan ko naman, gustong-gusto ko naman. Pero hindi po ako nag-enjoy, hindi ako nag-arilyo pong bisyo, no? Alak po, hindi rin po drugs. Mga beer po, ganyan, no? High school pa lang hanggang college. No? But anyway, nasubukan ko po na nigarilyo habang pinapasindi po ng tatay ko. Pasisindi po niya sa kusina, no? Pagdating po sa kanya, kalahati na lang. Bonamilyar yan. Tabalo ako, mabilis siya kaya. Paglokwan mo ko pa yan, ako pa kanito. Ba, nagkasana ka pa kanito. So, sasabihin mo sa bata, kailangan po pag sinabi mo sa bata, sa anak mo, gawin mo. Otherwise, hindi na siya maniniwala. Pag sinabi mo kung medyo bata pa huya, kasi mga bata na lang po pinapalo, siyempre, pag binata na o dalaga na, huwag mo nang paluin. Nasa, kung hindi niyo po pinapalo ang anak niyo at nagkakamali siya habang bata siya, matalino pa kayo sa Diyos. Kasi sinabi niya sa kanyang aklat na paluin ang batang nagkakamali. Kasi para matandaan niya. Kami po lumaki, tayo po lumaki na disiplinarya ng mga ating mga magulang. Tingin pa lang ng magulang, mananahimik ka na. Pero ngayon, nakikita ko po yung mga mamit, daddy, lalo yung mga mamit, guguloy sa kanya. Huwag ka ngayon. Makalwal na yun, anong asa ka na yun? Makalwal na tonsin. Makalwal na tonsin. Eh, yung bata, bleh, pero nung ano, pa-sweet pa, lungod na. Alam po natin yun. At hindi po tayo, hindi po sira ang pagkatao natin. Sabi po ng mga magagaling na psychologist at saka psychiatrist kayo, nasisira daw yung self-esteem. Baluda pa. Mas alam ba nila sa salita ng Diyos? Wala akong pakialam kung tawag sa kanila professional. Pero they are not godly. Professional siguro sila sa mata ng tao. Pero they are not godly. Amen ho ba? Kaya pag sabi mong mapapalo ang anak mo, dapat gawin niyo po yun. There was a time yung aking panganay nagpapaalam po na matulog po dun sa kanilang outing sa Chevalier pa ho ito, high school pa yung panganay ko. Ang ginawa pa niya, minigawan niya yung teacher niya. Pero nag-desisyon na ako. Pinuntan ako ng teacher, nasa sakyan po ako kasi sinusundo ko siya sa school. Sabi niya, pagpaalam ko po sana si Nicole, kanya, ganyan. So, pinabihan ko lang siya mag-explain. Sa ano lang naman, at kasama po ako. Pasensya na po, ma'am. Kung ano ang sinabi ko, yun na po yun. Kung hindi ko po tutuparin po yun, masisira ang word ko dahil mas malakas ang word mo. Ay, sorry po, kanya. Sorry po, kanya. No, marami po ako sinabi sa kanya, pero yun po yung mga natandaan ko, sinabi ko po sa kanya. Parang sinermonan ko po yung teacher eh. Kasi hindi niya siguro alam na pastor ako. Sinermonan ko po yung pong bakit niya may pagpapaalam na sinabi na pala ng bata sa kanya, hindi pumayag yung tatay niya. Di ba? Kaya nga pong pag-arap niya sa akin, may sermon niya patuloy itang teacher. Ang sinasabi ko po dito, no, kahit na ano pong mangyari kapag sinabi po natin, kung alam natin tama at makakabuti sa ating pamilya, sa ating mga anak, tayuan po natin. Tandaan niyo po lagi ito, kung ano ang nakikita ng bata sa matanda, yun po ang gagawin niya. Kasabihan po natin yon. Number 3, living a life of integrity means, ito po yung pala, no? Number 3 po, is Psalms 119 pa po. 1 to 3. Joyful or blessed, ito po yung iba sa ibang salin, no? Blessed are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. And they do not compromise, sabi niya, they do not compromise with evil and they walk only in His path. Pinagpala po, punong-puno ng kagalakan. Ang joyful po is also the same with the word blessed. Blessed. Kasi kapag blessed ka, masaya ka. Full of joy ka. Amen? Kapag hindi ka nakikipag-compromise sa evil, yung anyo pa lamang po, rinereject po natin yung form of wickedness. That is integrity. Number 3, living a life of integrity means do not turn your back on the Lord. This is the most important point na pag-uusapan po natin ngayon. Living a life of integrity is not to turn your back on the Lord. Huwag kang magbabackslide. Excuse po.
This is the most important aspect po ng ating integrity to be faithful to God. Kaya sabi ko po sa inyo, mag-umpisa ka, nung introduction pa lang, another word na talagang sa akin ay malapit na synonyms ng integrity is faithfulness to God. So kahit gaano po kahirap yung mga nararanasan natin, sino po yung mga problema ngayon na katulad ko po? Kahit gaano po katindi yung problema nyo, huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa Diyos. Huwag kayong magre-reklamo sa Diyos. Amen ho ba? Kung naalala nyo pa ho si Job, na pinayagan ng Diyos si Satanas na bigyan siya ng problema. Ngayong pinayagan, sinagad ni Satanas, pinatay niyang 10 anak niya na wala ang ari-arian po niya. Nagkaroon po siya ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, inuuod po yung kanyang mga sugat, mga pigsa po niya. At ang baho-baho po niya siguro, pero sinabi po ng asawa niya, nung matalino si Job, yung bungangerang asawa niya, hindi niya pinatay. Kasi alam niya, ito torment siya. Sabi po sa verse 9 po ng chapter 2, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? In other words, no, na nanghahawakan ka pa rin ba sa pananampalataya mo sa Diyos? Curse God and die. So integrity is faithfulness to God. Your faith in God. Pero ang sabi ni Job, oh nga, no, pinabayaan tayo ng Diyos, pinahirapan ako ng ganito. Sige, susumpain ko na lang Diyos at mamatay na lang ako. Hindi po sinabi ni Job yun. Ang sinabi po ni Job, you are talking like a foolish woman. Para kang isang hangal na babae, walang integrity. And then ang sabi po dito, shall we accept good from God and not trouble? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos? Hindi po, hindi yung mga problemang ganyan. Dapat po kahit ano, dahil Diyos siya, tanggapin po natin. In everything, give thanks to the Lord because this is the God's will for you in Christ Jesus. Hindi ko po sinasabing magpasalamat tayo dahil may cancer tayo, magpasalamat ako dahil may nagda-dialysis ako. Hindi po, magpasalamat tayo kahit may mga tinding problema tayo, dumadaan tayo ng dialysis o anumang karamdaman o anumang problema, magpasalamat tayo dahil mabuti ang Diyos at hindi kanya pababayaan. Yun po ang pagpapasalamat. Ito po ang ginawa ni Job na hindi po siya nagsalita ng masama sa kanyang Diyos, no. In all this, sabi diyan, Job did not sin in what he said. Makinig po kayong mabuti. Kahit nahihirapan na po kayo at masakit yung pakiramdam ninyo, masakit po yung nangyari po sa inyong buhay, huwag kayong magsasalita. Si Satanas po, ang mga demonyo niya, sasabihin niya, magreklamo ka sa Diyos, ganito na sabihin mo, hindi totoo ang Biblia, hindi totoo yung pinipreach ng mga pastor sa Calvary, huwag po kayong magsasalita ng negative. Once na nagsalita po kayong negative, you are opening doors to the evil spirits para makagawa sila lalo sa iyong buhay. Hindi napatay si Job ni Satanas dahil hindi pinayagan ng Diyos. Dahil alam niya, tapat si Job hanggang sa kahirapan, hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, manatili po tayong tapat. Bakit mo susumbatan ang Diyos? Siya lang ang iyong pag-asa. Bakit mo susumbatan ang Diyos? Siya lang ang iyong kakampi. Bakit mo susumbatan ang Diyos? Siya lang ang tama. Siya lang po ang solusyon sa problema mo. Ang nagpapahirap sa iyo, si Satanas. At ang mga decision mong mali, yun po ay bunga ng mga decision po natin kung minsan. Tapos magre-reklamo tayo, Lord, bakit ako diabetic? O teka, diabetic, nakakatako mayo mo. Sa sangkanan ming Diyos. Lord, bakit naglilingkod naman ako ang taas ng presyon ko? Teka, matas sa presyon, puros kang sisig. Dininan may pang ebo na pong mayonnaise. May mga bagay pong ano po, no, consequences po siya ng mga gawa po natin. Tapos sisisihin po natin ng Diyos. Hindi po tama po yun. Sa mabuting Diyos, ang sabihin po natin, salamat Lord. Nung pong nangyari kay Job ang mga problema niya, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Dapat po matuto tayong magpuri. Sumamba si Job, nagpatira pa siya, sinamba niya ang Panginoon. Sa kabila ng kahirapan, no, sa kabila ng matinding kapigatian na naranasan po niya. Pero dahil doon, totoo ang salita ng Diyos na James 1:12, no, pinagpala ang taong nagtagumpay sa mga pagsubok. Pinagpala si Job ng doble. Double blessing. Dinoble po niya yung mga, kung ilang kamelyo meron po siya, kung ilang mga asno, mga tupa ang anho niya, doble po sa dati. Nagdoble din po ang buhay niya. Kung kukompute niya po, umabot po siya ng more than 200 years old. Ibinalik din po niya ang kanyang, binigyan siya muli ng mga anak na masigit, na merong, mas noble po sila, mas maganda po sila, yung mga binigay po ng Lord. Ano po yung ibig sabihin nito?
Ano man ang pagsubok po natin ngayon, kapatid, manatiling ka lang tapat dahil ang mga pagsubok na yan, pagkatapos pong nasubok, papalitan ng Diyos na dobling pagpapala sa iyo. Kung mananatili kang merong integridad hanggang matapos ang problema. Ano ibig sabihin ng merong integridad? Yung tapat ka sa Diyos na hindi mo sinisisi ang Diyos, hindi mo kine-question ang Diyos, hindi masama ang loob mo sa Diyos. Bagkos ikaw ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. It will kill you kapag kayo ay nagreklamo sa Diyos. Kasi I remember nung 3 years na po ako nagda-dialysis, tapos po ng prayer works dito sa baba. Sabi ko, Lord, ang tagal ko nang nagda-dialysis, 3 years pa lang po yan. Akala akong may kagalingan. Ganun lang po, simple sinabi ko sa Lord. Pero sa puso ko, meron ng kapaitan. Alam niyo po, nakagawa po ang Diablo po sa akin. Pag uwi ko po, nagdumi po ako, puro dugo. Bigla po akong namutla, nahilo, talagang puro dugo po, walang hinto po yun. No, wala pong hinto po yun at bumaba po ang hemoglobin ko na dapat ang normal is nasa 140, 150, 60 na lamang po siya. 5 bag, no? I think 4 o 5 bag po ang sinalin po sa akin. Buhat nung sabi ko, Lord, patawarin mo po ako, magbuhat po ngayon kahit gaano kahirap ang mga dadanasin ko. No? Dumanas po ko talaga ng maraming kahirapan. Na COVID po ako, ang puso ko merong heart enlargement, nasa 200 po ang blood pressure ko. Na ICU ang misis ko, pumutok po yung dito ko last year, mag-1 year na po ngayon. Pero natutunan ko magpasalamat sa Diyos dahil kabila ng mga kahirapan at kapigatian na nararanasan po namin, natutunan ko magpasalamat sa Diyos dahil siya lang ang kakampi ko. Siya ang kaibigan ko talaga. Matuto po tayo sa mga ito. Even to the point of death. Si Shadrach, Meshach, Abednego, iaano po sila sa orno dahil hindi sila sumamba dun sa 90-footer na estatwa na gold na pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. Binibigyan sila ng chance. Bibigyan ko pa kayo ng chance para mabuhay. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar kasi gusto niya ang mga Hudyong ito dahil matatalino sila, matitipuno, magagandang lalaki. Pero tumanggi sila. Ang sabi po dyan sa Daniel chapter 3:16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Hindi na kami kailangan mag-explain pa sa'yo. Haring Nebuchadnezzar. Verse 17, sabi yan, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your hands. Sabi yan, kaya ng Diyos na iligtas kami sa iyong kamay. Ang ano po nito, ang Diyos wala siyang hindi kaya. Kaya niya lahat. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya, kapatid? Nanampalataya po itong mga to. To the point na papatayin na lang sila, binibigyan chance, hindi sila nagsikuhan. Hotol, binibigyan na tayong chance. Teenager lamang po itong mga to. Walang hawak talagang Bible noon. Yun lang Torah na meron siguro sila. Ano ang Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung first five books of the New Testament. Baka hindi man nila hawak, baka tinuruan lang sila ng kanilang mga magulang at nasa puso lang nila. At ang encouragement lang po na kanilang forerunner, si Daniel. No? Meron silang CEO. Silang 4. So, kaya ganito sila katibay. Pero hindi pa, tumanggi pa rin sila. Alin po, ang matindi dito, no? Excuse po. Alam nila, kaya ng Diyos. Na i-deliver sila, kaya ng Diyos. Pero ang sabi sa verse 18, but even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Excuse me po. Jesus name. Una, sabi po ni Shadrach, Meshach, Abednego, kaya kami iligtas ng Diyos sa kayong kamay, Nebuchadnezzar. Pero kahit hindi kami iligtas, hindi kami sasamba sa Diyos. Ano po sinasabi nila, mananatili kami sa Diyos namin hanggang kamatayan. Ang tanong po, hanggang kailan po tayo mananatili sa Diyos? Sasamba ka pa rin ba sa Diyos? Magpapasalamat ka pa rin ba sa Diyos kung hindi niya sasagutin ang iyong panalangin? Mabigat po itong tanong ko ito, pero ito po ang turo ngayon. Ito po ang turo ng mga teenager na tatlo na sabi niya, kahit hindi sagutin ng Diyos ang aming panalangin, mananatili pa rin kami sa kanila, sa kanya. Hindi pa rin kami sasamba sa ibang Diyos. Anong sinasabi po niya? Alam nila ang buhay kasi pansamantala lang. Tandaan niyo po ito. Ipasok na rin sa ating puso't isipan. Sagutin man ng Diyos ang panalangin po natin o hindi, manatili kayo sa Diyos. Dahil kapag hindi kayo nanatili sa Diyos, wala na kayong protection, pupunta kayo ng impyerno. I have made my mind noon pa po kung hanggang kailan ako
Ang tinatanong ng Diablo, hanggang kailan ka maniniwala na pagagaling ka ng Diyos? 16 years ka na. Hanggat nabubuhay ako, magpapatuloy akong maniniwala na gusto ng Diyos na mabuhay ako, gusto ng Diyos na gumaling ako. Ngayon, kung gusto ng Diyos na mamatay na ako, pupurihin ko pa rin ng Diyos. Dahil hindi po ito talaga ang buhay natin. Ang buhay po natin ay buhay na walang hanggan, na walang karamdaman, walang kapigatian, walang chismosa. Amen. Masarap po sa buhay na walang hanggan. Huwag po kayong magtampo sa Diyos kung ilang linggo o ilang taon na kayo nagpipray. Ako po, 16 years and 5 months na po akong nananatiling tapat po doon sa sinabi ng Lord na pa, ang kagalingan ko ay galing sa Kanya. At wala po sa Kanya ang problema. Alam ko, kaya ng Diyos. Alam ko, gusto ng Diyos. Kaya mo ba? Ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kakayanin ko dahil sa biyaya ng Diyos. Matuto po tayo sa mga tatlong ito, kahit kay Job. Kahit gaano kahirap ang inyong sasapitin, tandaan nyo, ang kakampi lang po natin na tapat sa lahat ng bagay ay ang Diyos na buhay lang. So kaya nga po, kahit anong mangyari, magpuri po tayo sa ating Panginoon. Hebrews 10:38-39, sabi dyan, no, and my righteous one will live by faith. Ito po yung pinakatema po natin, to live by faith in the Son of God. No, and then, sabi dyan, and I take no pleasure in the one who shrinks back, yung mga tinatalikuran ang Diyos. Hindi nasisiya ng Diyos po dyan. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and are saved. Alam po natin ang nangyari kay Job, pinagpala siya. Alam din natin ang nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego. 7 times na pinainit po ni Nebuchadnezzar yung orno, tinali po sila, mga matitipo, nung pinakamalakas na sundalo ni Nebuchadnezzar, nung hinagis sila sa orno, pagkatapos silang hinagis, itong mga sundalong ito namatay sa sobrang init. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila namatay, sinamahan sila ng Panginoon sa apoy ng problema po nila. Ni hindi sila nangamoy usok, ni hindi po pati buhok po nila walang nasunog. Ganito po, anong ibig sabihin po nun? Dumaan ka man sa matinding problema, kapatid, hindi ka mukhang merong problema. Mukha ba akong 16 years na nagda-dialysis? Hindi po ako nagmamalaki. Ang pwede ko lang ipagmalaki dahil mabuti ang Diyos sa atin. Yun lamang po. May problema tayo, opo. Totoo po yun. Pero meron tayong Diyos na tapat at higit na makapangyarihan sa lahat. Magkakaroon tayo, dadanas tayo ng maraming kapigatian dito, sabi ni Kristo. Pero magalak kayo, pinagtagumpayan ko na yan. Ang ibig sabihin po niyan, hindi kayo matatalo kung hindi kayo bibitaw sa akin. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, never give up. Ngayon, sabihin po natin sa ating sarili, never give up. Alam niyo po, isa pong, one of the best encourager po sa akin buhay, sarili ko. Titingin po ako sa salamin, never give up. No, ikaw, ako, Manny, Emmanuel, huwag kang bibitaw. Dapat po yun ang sabihin natin sa rin. Huwag tayong bibitaw dahil mabuti ang Diyos. Mag-review na po tayo before we take the Holy Communion. Live a life of integrity. Do the right thing all the time. Do not accept any form of wickedness. Do not turn your back on the Lord. Last verses, Proverbs 3:3-4. Napakaganda po dito. Hold on to loyal love. Manatili tayo dun sa pag-ibig na Diyos, ng Diyos na tapat sa atin. And don't let go. Don't let go. Huwag kayong bibitaw and be faithful. Have this kind of integrity to all that you've been taught. No, panghawakan po natin lahat ng tinuturo po ng Biblia, ng salita ng Diyos. Let your life be shaped by integrity with truth written upon your heart. And verse 4, that's how you will find favor. Sino pong gusto ng favor, ng blessing? Manatili po tayong may integridad. Manatili tayong tapat sa Diyos. That's how you will find favor and understanding. Tingnan niyo po ito. With both God and men. It's so consistent in the Bible. You will gain the reputation of living life well. Kapag nanatili tayo sa ating pananampalataya, nanatili tayo sa ating integrity, tayo po'y magkakaroon ng double blessing. That is the favor of the Lord po sa inyo. Amen? Sino po ang blessed? Magsabing, I am blessed. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus.